Kuya ko si sa belonging to the Lord, Greek word. Tingin ko dito galing yung church na word, hindi ito sa Ecclesia. Anyway, so yun ang sistema ng cell system. So we have 17 KA satellites. So may international elders. Tapos yung ating Metro Manila, centralized yan. Kasi dati nagko-compete yung magkakalapit lang eh, Mandaluyong, Pasig. Nagko-compete yung mga tithes and offering nila. Yung iba kulang, yung iba sobra. So what we did is sinentralized lang. So Metro Manila, lahat ng tithes nila dito, pero kung anong kailangan nila, provided renta, yung allowance ng missionary, ganyan. Labas ng Metro Manila, ang kanila ay parang self-governing, self-sovereignty. Nagta-tight of tight sa nga dito. Then mission, at saka sa mission. That's the whole system for 40 years. Since we restarted noong 83. Actually, kung iti-trace mo kailan kami na-born again, 72 pa. Kaya lang na Jesus people yon, and then kung antik na mawala yan kasi professional kami lahat, si Atinidid sa Central Bank, ako sa CDCP, ginibab nila yan. Ako ginibab ko rin for the calling. So most of our elders are, not most, all of them gave up something to embrace the calling. In short, hindi natin tinitin ng itong ministry para yung job sa calling. In fact, nung first years namin, wala kaming allowance. Naubos yung ipon ko as an engineer dati. Ngayon, so yun ang sistema. Elders, governing elders kami. Sa ibang church, pag lawyer ka, manager ka, doctor ka, gabing lang elder eh. Sa atin, spirituality ang mahalaga. And most of our homegrown, siguro 90%, 95%. Bihira tayo. Ang dahil matin dito, may doctorate. Akala, i-assign ko sila eh. Sino? Hanggang lumipat na lang. Kasi, pasyal kayo. Kaya sa nahihilip yung mga bata eh. Doon sa basketball court, meron doon. Sa fourth level. Pero tech dito, basketball ko. Naglaro na dyan si brother eh. Anyway, so, yun ang sistema. Tapos, aliba, si Kuya Andrew, si Ate Nenet, corporate treasury yan. Sa Central Bank galing. Maraming pera. Hallelujah! Then, number one, integrity. Integrity, I can say that. I never look at the tithes listahan. I never look. Kasi integrity. Wala, nagtatanong pala si Alam. Kasi di ba, wala naman tayo account sa BPI, ano? Ah, meron ba? Meron. Kung tinatanong ako kaya ko ni, ano? Kuya Jerry. Oo. Kasi mas madali daw, kasi yung bank account ng BPI. Pinis mag-play si Kuya Jerry. Sa ating ko kausap. Minessenger niya ako. Ah, so meron pala tayo. Send ko kayo.
Kuya Nash. O yan, sige. Pero kasi ako, pagkas sa inyo, then it's up to you kung kailan yung pagkas. Ano kasi siya sa ICTC? Kasi 3 years na lang. Parang madali, BPI to BPI. Ang pinakamadali dyan sa ICTC natin, yung pag-raise ng funds. Pero yan, i-convert mo yung lupa. Ayun, re-reclassify pa lang. Sa reclassification pa lang, 1 million ang gagastusin mo. Agree to multi-purpose yan. Certain portion na. Kaya every week, I meet with the CSO. CSO is the CEO. Camp stewards and overseers. Parang biblical. Ayan, dito kami lagi. Sabi ni Lord kasi sa akin, tutukan mo to. Nung ginagawa ito, sabi ni Lord, huwag kang makialam. Eh, construction man na kami gumawa ng naiyawan eh. LRT. Expertise ko yung construction management. Eh, kita mababa. Nagpaalam lang ako sa Lord. Lord, yung chapel, pwede bang makialam? Pumayag naman ng Lord. So, mataas ang ceiling. Anyway, eto, baliktad. Tutukan mo to. So, kahit na busy ako, every Tuesday nandito yung grupo, architect, engineers, alam niya ni Kuya Nash. Kuya Nash is part of the CSO sa accounting. Anyway, so Kuya Andrew is in charge sa ating local mission. Kuya Peter sa KE. KE is the 17 satellite. Kasi madalas kung magbiyahe, dapat ngayon mag-preside. Although pag nandito ko, I present sa meeting. Tapos, si Ate Nona. Si Ate Nona full-time sa IOP. Pero sumiserve yan dito. Walang sweldo sa IOP yan. Wala kaming sweldo sa IOP board. Wala kahit sa pusing, wala. Pero meron tayong 12 full-time staff na maganda sweldo. May insurance, health insurance, SOS. Tama ho ko sa'yo. Wala sila renta sa office nila, sa mesa nila. So, Kuya London naman, dahil dati nag-work sa Pasay yun, department head na siya. Mesa nag-retire, so we're still. But Kuya London is, ang 40 niya yung more on cooperative, tsaka ngayon na nasa sa farming na. Pag tumatanda ka rin, nahihili ka na sa lupa. Kasi parang pagkakalimutan sa lupa. Ewan ko ba, nag-retire ka farm. Itawad sila ko yun, di ba? Anyway, so dito eldership. Nung nag-full time ako, sabi nyo, hindi mo gagamitin ito, gamitin mo ito. Kinig ka sa akin. Yun. Kasi management ano ako, consultant eh. So I could have approached the ministry in a management, in a corporate way. But I didn't do that. So we put premium on seeking the Lord about major decision. Ano yan? Nagsisik talaga sa Lord. Then kinakascade. Katulad ito, kinakascade yan. Yung jahop natin, kung nang punta kayo ron, San Miguel, kanya 34 million. Maganda yung facilities. Oh, GFC. Pero na-ratio nung pandemic. It was built 1 year lang, pandemic pa. 2022. Pandemic is 2020. Nag-build siya 2021 to 2022. December we dedicate to the building. But it all dapat farm lang yun eh. I had a prophetic experience in Genesis 28 at Jacob's altar. I was there. The Lord brought me there sa scenario. I was in Jacob, nag-inform ng angels. Sabi, Lord, build this Jacob's altar. So, sumunod lang kami. Then, I submitted the vision to the elders. They confirmed, nag-wait kami sa Lord. Then kay pastors, and then missionaries, and then international. So yun ang flow. Hindi yung kung ano lang sabihin ito, I submitted to the eldership. Mas comfortable ako sa ganun. Even the multitude of council, there's Muslim, there's safety. So ganun ang style ng CLSF.
we put premium on prayer, waiting on the Lord, intimacy, etc. Kakaiba sa ibang denominasyon. Kasi parang mini denomination tayo, 500 churches. So, tapos global part from North Pole, Canada, to South Pole, Australia, to Cook Island, the most part of the year. It's the longest distance from Jerusalem, 18,111 kilometers from Jerusalem. So the gospel has reached there. Tayo lang ang Filipino church doon sa Cook Island. Walang JIL to. Wala pa. Pag nakita ng JIL yun. Hindi ko sasabihin sa kanila. In fact, Brother Sadu is willing to come. Kasi nasa Israel kami, sabi, Brother Sadu, you know, we have a church in the Artemis Park. And, tapos, you know, ano, ang quiet time pala, Isaiah 42 yata, the islands await. The islands, you know, my devotional this morning, nasa Israel kami, sa hotel. Tapos sabi, are you willing to come? Yes. Ganun kaagad siya. South Pacific Convention, kasi last year, nandun kami ni Auntie Tanette for their 6-year anniversary, it was the 200 year, 1823, dumating ang gospel. It was their 200 years of the gospel. 70% of the population are born again Christians. Epekto. Tutur kami, sabi ng tourist guide. We will pray. If you are not religious, please bear with us. Kasi mga turista eh. But we need to pray. Yung mga MC ng mga presentation nila, elder ng churches, yung influence ng Christianity nandun. So, sabi ng Lord sa akin, magkaroon kayo ng South Pacific Convention. Kasi meron tayong North American Convention. Every year. Pupunta sa South Europe. Muntik na tayo magkaroon ng Middle East, nandun tayo sa Dubai. Parang yun na rin, kasi karabihan umating si LSD. And then, Asian Convention, and then South Pacific. Australia, New Zealand, Cook Island, Papua New Guinea, yung mga churches tayo. Para makompleto na yung mundo. So, yun ang setup dito. And all of our churches ay naka-pattern yung may eldership. Kaya lahat ng K-Satellite may eldership, K-Elders. So that the pastor, hindi lang siya nag-decide. It's a corporate government. Very biblical, no? Old Testament, Elders of Israel, New Testament, Elders, diba? Tapos, Revelation, I saw throne, around the throne, are 24 thrones, which are 24 elders. So government sa heaven, eldership din. God is there, but there is elder. There is corporateness. So that's a key word. So hindi tayo masyadong centered sa pasko. May nagpa-balance. It's like the menorah, di ba? Seven. Wisdom in mind. Fear of the Lord. Nagpa-balance siya. The middle candle is Spirit of the Lord, yeah? Isaiah 11. Spirit of counsel, mind, Spirit of the Lord. Knowledge. So, nagbabalance corporate. So, that's how we approach. Then of course, we delegate the other functions. Lalo na ako, sa Body of Christ ako. Akong chairman of the board ng Tribes and Nations Outreach Unit. Matay si Kuya Ben. Dati, di kapirma lang ako ng SEC report eh. Ganun lang pagka-chairman ko. Pwede ako makulong kasi nung namatay na, nung nag-officiate ako, sabi ng Lord, be a functioning board. Kasi may power play. GIA is a life community. Tapos yung pamilya ni Kuya Ben, yun yun. As God of Christ. Sabi ng Lord sa threefold cord. Na-diffuse eh. Na-diffuse yung tension, yung vacuum. Sinabi ng Lord, a threefold cord. Threefold cord, the new family, Gia, tapos the God of Christ. So functioning board kami yung para sa IAP, functioning board kami yung
nagtuturo. So, para makapunction ako roon, I have to delegate. Na hindi napapabayaan ng CLS. Pero CLS ay pangaking credential. So, tulad kahapon, daling tao daw doon sa kunenta. At hindi ko kapasit yun. Yung accountability mo, yung church mo. Sabi ni Paul, kini-question apostolic authority niya, you're my epistle. Ang context nun, yung apostolic credential niya. Yung bunga ng ministry, yun ang aking credential. So I'm not after minagana, ito doctorate daw ako. I-ordain daw ako apostle. Hindi ko na inalam, tama na yung bishop, siya lang. Kuya Dan, Kuya Nas, Daddy Louie, ano lang tayo. So we're not after those titles. Now, IFPS, you observed kahapon, is the largest and the longest running prophetic intercessory ministry in the country. Recognition of body of Christ. Recognition. So, yun ang role natin sa bansa, sa body of Christ. Pero meron din tayong service. Because when I speak to thousands, they don't know me. I mean, personally. But these elders have been together for 50 years. Pati mga kapagpabok lang ni Kuya. Many hairs ako. Wala ka ponytail pa. Eh, pwede naman ah. Kaya na sa'yo. Kasi wala tayo split. Jael meron. Yung Victor ngayon, medyo nag-ano. Because na-retire nila yung 50 years old. 50 years old still young. Nung COVID. Kasi sa mall sila eh. Ang laki ng bayad nila. When they renovate a mall, they spend about 20 to 30 million. Just the renovation. They're just renting. E nung nagsara yung mga mall nung COVID, nag-crisis sila, ni-retire yung mga 50. But 50 still young. 50 years old? Oh. So, 50 years old. Ni-retire, buti hindi kayo victory, no? Pero meron pang burden, nagtayo sila. Eh, siyempre, sumama sa kanila yung ibang members nila. Ayun na. Kaya yun, nangyayari. At the flesh. Oo. So, tayo wala. Kasama ko, pati libingan namin tabi-tabi. Nakahawak kami pa rin sa ilalim. Bumili yung memorial plan. Yan eh, kung hindi tayo ma-rapture ang dumating. Ayoko nang dumaan dun. Rapture na lang tayo. Oo. Lalo, hindi si Dr. Gloria. Pabahay ng buhay natin. Ito. So we're engaged the body of Christ. We are prophetic. We put premium on prayer. Kuya Gary is a natural ano sa atin. Natural ano. Kasi prophetic siya, intercessor siya. So then I interact with Brother Eddie, yung mga leaders. Minsan eh, galing sa Japan si Senator Joel. Minsan meron akong padadala dyan. Kailangan ko yung motion-motion ng Japan. Hopya-hopya. Yung pala rin, eto, torino. Bigyan niya sa rin, Seiko. Yung bukas ko, dinliver pa from JIL, Bulacan. Thank you ako sa akin. Pito ang tawag din sa akin. So I can influence, in short. Alan Peters close to me. Pakansya sa akin yan, tutuloy niya yung pagtakbo niya ng pagka-presidente. Kahit ang pagalita mo siya. Kasi siya nag-push kay Duterte. Yung nagka-ano-ano tayo sa paugungan. Sabi na lang, huwag mo sabi, 6 years. Pondo na, grabe respeto. Pakansya. Then, the Lord showed me a vision. Sorry, Zoom na lang. Kasi ano ba nung pandemic? Ngayon, tapos yung dalawang ilog, isang ilog, tapos naghati. Yung isa, very rough.
Yung isa para Psalm 23, steel workers. Ano ibig sabihin? Wag kang tumukbo na president. Tumukbo ka sa Senate. The following day, made an announcement. Pero wala nakakaalam. Yung short, si Coco Pimentel, asawa ni Coco, Senator Coco, is yung anak ni Kuya Ben Yu, si Katrina Yu. Second wife niya, kasi naanal yata yun. Napaklose sa akin si Coco. Ako nag-dedicate ng office niya sa Senate. In short, the Lord opens doors ng influence. Kaya Soji hindi makatulak eh. Nag-rally kami dyan eh. 50,000, dinala namin sa Senate. Nagsalita ko po si Manny Pacquiao. So we have our feet are as engaged sa nation, IFP, engaged sa prophetic ministry sa mga leaders natin, and then sa budget funds. Aside from our church, sabi nga sa inyo, si Alessa ang credential po. The fruit of the ministry is your credential. Not your titles, not your doctorate. Dali naman gawin kunin yan eh. But why? What for? Yung nagpilit nga sa akin mag-bishop sila Brother Eddie niya. So, mag-bishop kong dito. June Benson. Anyway. And I think it comes handy for my calling. Because I, parang shoulder to shoulder ko. Akong lead convener ng Palawan. Nakatim yan, no? Palawan. Bishop and Leader Summit. Magpapalawan 9. Sa Canyon Woods tayo sa November. Okay, it's an exclusive sports club facility. Hindi na sa CCF? Hindi na kasi mga bishop matatanda na, tapos double deck. Mahulog pa yun. Pwede kang makakyat, hindi na makababa. Ano ba ang problema? Sayo na. Hindi na CCF. Pinakancel ko. Canyon Woods. Mahal siya, 9,000 ang total. Pero dati 11, nakatawad tayo sa 150. Kasi CCF is so big yung session hall. Pan 700 eh. Tapos wala silang smaller, kasi interactive eh. Bishop, di ba? Yung we have groups na discussion. Yan laki-laki ng hall. Hindi conducive. Maganda yung lugar, pero hindi conducive. So doon na sa Canyon Woods like a hotel condo. Yung room mo, dalawa lang. And then, ang ganda ng view, no? Tagay tayo. Taka-relax. May indoor pool pa. Kung ginawin yung bishop, heated pool sa inside, yung indoor. It's a sports facility. So, doon na lang, naghahanap na lang kami ng pan-subsidize. Dalawang klase kasi ang IFP, ang Friends of IFP, dalawa. Business people, may datong. Mga bishop may dating. Pero walang datong. Yan. Yan ang mas maganda. Yung may datong. Mga nakaganyan niya. So, ang nagbibigay, yung ibang business people, hindi pa nagsisimula. Aabot na yung check eh. 300,000. Sa kanila, barya lang yun. So we raise about 2 to 3 million. Mga 70 lang atin niya. Maybe 50. May nagbigay last time, ha? Hira po kayo magbilang. 1 million cash. Kaya ko pa ito. 1 million pesos. Dalari. Isang babae lang, ha? Sa Palawan, 8 yan? Hindi na. Kasi, hindi yung pag NPG, you cannot put the ano sa registration lahat, eh. Kasi 5 million ang budget niyang kunita. 5 to 6 yan. Eh, pag nilagay mo lahat sa registration fee, hindi nila kaya. So, we have Friends of IFP, Thanksgiving. Thanks, tapos may hyphen, giving. Alam na nila yon. Dati may-ari nitong handyman, si Ben Ko. Dati ano yan eh, nil-verific. Pupunta pa rito para kunin yung video ni Sato. Ako, what happened? Na-heart attack yata. Pero maten, yun eh, pagpunta noon, may check-in na yun. Yung mga Chinese, ayaw lang madaldal. Yes, bigay na.
So we have supporters sa IFP. Minsan mas maraming pera ang IFP kaysa sa LSM. Mas liquid sila. Kasi may mga, si Susan, nag-pray kahapon, may-ari ng security agency yun. 2,000 gwardiya. Sila nagbabantay ng lahat ng power plant. Nung pinagbawal ni Duterte high power, dinonate niya na lang high power niya, worth millions, sa armed forces. Kasi pinagbawal ni Duterte high power. Pag yung power plant ka, dapat high power lang, ano mo? Oo, hindi yung shotgun na pang-ibon lang yung power. So may mga ganun tayo na support. So it's a leadership of trust. You build your trust through time. Your integrity mo. Wala sila maibibintang sa'yo na you benefit out of you. Sweldo ko hindi kalayuhan doon sa ordinary pastor natin. I made it that way. Kasi ka-level ko, lalaki na sweldo. But I don't need that. Ginibak mo na nga yun para mga pansa. So it's integrity. Leadership by integrity. Hindi yung by force or what. Kaya tawag, kuya, ate, we try to preserve that relationship. Kaya sa labas, pag may tumawag sa'yo, Kuya Dan, saan niya si LSM? Pero pag may tumawag na Bisya, hindi si LSM. Minsan sa National Bookstore, yung kahera dyan sa Shangri-La, si Bilma. Bisya, kano ko IFP siya? Ah, saan ka? Anong church mo? Kuya na, si LSM po. Kasi unang tao, sa dami nila, yun. Pag anniversary na, mga 5,000 dyan sa Nyares. Anyway, that's the situation here. So, we hope, we wish that the pattern of that kind of eldership, dahil mga pastor, parang kayong elders doon eh. And then kukonsultahin kayo, hindi lang isang tao mag-iisip ko ng tango. Magpipray, and I'd like my ideas to be challenged. Hindi ako komportable kung lahat ginaki ko. Nakabahan ako pa ganun. Anong tingin nyo? Wala naki. They so trust you na they don't challenge your idea. Mas gusto ko yung outspoken sa elders, Ate Nene, si Ate Nona. I like that. Then pag-explain mo sa kanila, okay na. So, diretso pa. We have bought this property 25 years ago. And recently we bought Goshen to there. Itong 4453, add number dito eh. Yung original nating center, 451. Adjacent. Tapos yung binili natin, 449, 451, 453. Eh, na-sandwich yung dati. So yung sandwich, kinakain niya. Alaman niya, liver spread. Kaya lang, may problema pa yung titulo. Kaway-away yung dati yun. Matay yung mabait na nanay yun. Mabait yun eh. Ngayon ba na Ellenwood Church? Yung may 6,000 lang kami a year. Nang namatay, parang yung pero, namatay yung good pero. Pumalit yung panganay, balikbayan sa Amerika. Napakasungit. Kala niya, tinake advantage na ng nanay. Kasi 7 years. 6,000 lang kami. Kasi tuwa siya na pastor, church. The following renewal is 12. Pangatlong pangalang renewal is 24. Pangatlo is 48. Basta dumodoblo. Ako naman, titinong ko, okay, pwede ka to. Sige, go. 48, naging 60. Then 80, then gagawin yung 100. But in the meantime, mga anay,
talagang nagsisipag na sila. The house is deteriorating. It's a wooden house. Malaki, may warehouse na ginawa nating chapel. Kaya lang problema, kung ano yung central, kahit yung mga mission natin, letter L din yung... Letter L kayo, may lupa naman kayo. Ginagaya, pero lahat ng CLS may glory din, may glory. Kung anong makikita na dito. So, sabi ko, hindi na. That time, nabili na to. You have 3 months to live. To vacate. Take it or leave it. Wala kayong bubunot kaya isang pako. Parang masungit yun. E di ganun. Nag-pray kami dito. Kinikwento ko kasi yung by faith eh. Walang pera. May matin na Chinese from mainland, no? Sawa niya stewardess ng PAL. Sabi niya, hinahatid lang ang misis eh. Pag ito, naniniwala ako kay Jesus. Alam mo, nag-groundbreaking kami. Makita niya. Anniversary, wedding anniversary na. Lahat ng laman ng kanyang wallet, binigyan niya sa ako. Na-born again. Then I prophesied to them, magkakaroon kayo anak, babae, lalaki, kambal. Nangyari. Nasa Canada na, gusto niya, i-dedicate ko. Hindi na timing doon sa dalaw namin eh. Babae, lalaki nga. Ang naging baby. So in short, parang, and then hindi tumigil ang provision ng Lord dito. Kano, magkano ka? Tumigil po ako 24,000. I 10,000. Tumigil na ako mag-count. Elevator, somebody donated. May elevator siya, pero walang elevator. Kasi anticipate ko na natatanda tayo eh. Diba? Tatanda din, ipas din pa. Elevator siya. Dati, mga matatanda, nagpapahay ka muna sa second floor. Tapos, may nag-donate. That's about 3 minutes. Isang tao lang. So, ganun, by faith. Yung victory, nag-seed money ng 1 million liter. Si Steve Mirel. Ibigyan ko yun. Bishop, that's not that we have lots of money, no. But we know that CLS is a good soil. We are sowing 1 million. At that time, malaki pa yun. Sabihin ka, nabanggit ni John. Kusar. Saudi. Nag-donate sila. Bibisita sa Saudi. Saudi. So, these are mega churches who trust us. So, kay, ang pagkakamali ko, dapat yung basketball court, cover. Nung natapos na, pahinga muna tayo. Kasi, natigil yung, yung tumigil din yung pera eh. In short, as much as you can believe me, sabi ng Lord. Yun. Dapat, inano ko na. Kaya yun, pag umuulan, hindi kami makapasketball. Kuya, gano'n, excuse ko. Nakakabag ba ko si Kuya Mount Oroso? Mount Oroso. Nagsumbong sa inyo? Nagsumbong. Nakakatawa si Brother Mount, ano? Alam mo, balita yung sister. Nandun siya sa, Friends of IFP. May datong, ano? May datong. May ballpen, may poster, may ID na, guess ID. Tapos, nung tapos na yung NPG, sabi sa dad, when is NPG? Tapos na nga. Where is the venue? Kung ito na. Pero meron siyang, lahat siyang din. Three times a week. Serving the link kay Viloria. Yes, super long. Tumatawa? Tumatawa mo na lang. Sabihin mo, mag-breakfast na lang tayo ng 20. Kasi 21 na-flight tayo. Sabihin mo lang pa. Nag-request siya mag-breakfast. Sa Valle Verde na hotel.
dito ng bahay. Ilang taon na yung pera? 80+ eh. 80+? Pero dalawang beses lang punta sa Tiyo. Anyway, so yun ang set up. We move by faith, not by sight. Hello, Brahman. Yeah. Thursday is 20. Yeah, we're available on the 20th. Do you want me? Yung presensya. Kami po yung nagpapasalamat din sa pagkakataon na ito na pinagkaloob mo sa amin na kami po ay makapagtipon-tipon at kasama ang mga kapatiran po namin sa Saudi Arabia. At salamat Lord at nag-gather mo kami, Panginoon. At mapag-usapan ang anumang kailangan topic o agenda na $1 billion. Ang pre, dumating yun. Sabi niya, bago dumating yun, sa dami ng pinangako, mag-boost na yung $1 billion. Imagine mo, in-invite ako ng governor. Born again. Tapos, may plaki ako eh. Nakakatawa yun. So, yeah, ganun na lang, I think that's valid. Those are valid points. Because ministry structure evolves. Ang structure, it has to serve the purpose. Hindi baliktad. Hindi kayo magse-serve sa structure na. The structure must serve the purpose. So it's okay to change. Nag-a-adapt kayo sa sa present times. It's okay to evolve. It doesn't mean kinalimutan yung dati. This is just a new level. I do a new thing, di ba? Forget the former things. Isaiah 43, I'm going to do a new thing. Yun ang ginawa namin, sila rin Jesus people. At may sentimental value. Pero in-honor natin yung sila Dad Bill, Mang Bill. We invited them on the 25th anniversary. Puno yung San Juan Arena. Akala, nung mali sila, 20 na lang kami. Akala na ako papunta na Saudi, baka nauna pa nasa na ako sa inyo. Nung nasa airport na ako, sabi, are you going to leave my flock? My flock. Sa akin malaking bagay yung my flock. Wala. Ginibag ko yung $3,000 that time, ha? 1978. Laki yun. 1 to 7 pa lang exchange. Ginibag ko, napasok ako sa CBC. Pero 3 years, I still working, pinapioneer natin itong CNS. Nag-retreat kami, we sought the Lord. Ano pa ba, magtatayos na lang ako, parang ganun na lang ako. So, Ate Nenet, Kuya Andrew, we have to give up our job to be able to, wala assurance is good. Sa ngayon, we, madami ka ng tao. Kasi yung bad drive ko si Kuya. Hindi okay lang po. Okay lang? Si Ben, pwede na ituloy eh. Hindi mag-overnight ko meeting tayo. May flight lang, 9 o'clock yan. Ay, 9 o'clock. Babalik po ako dalit. Siyempre yun. Ako po ay, pwede naman na kami. May mag-attend. Flight ka pala. Sige, pray na tayo. I think may sumundo po sa akin ganito. Thank you daw for... May sasabihin daw si Poyet. Forget, so. Kasi kanina nung nag-uusap kayo, may naghihintay sa kanya yata sa Saudi o sa... Yeah. Ang nag-speak lang sa akin yung tinatawag na unfinished task. Ayan, unfinished task. Pero the mere fact na hinihintay kasi siya para i-turn over yung leadership, it means meron siyang apostolic call. At yung nandun sa overseas, I mean, they are parang meek enough or parang submissive enough to recognize that authority kahit wala. Diba? Kasi parang gano'n na meron ko eh.
So ang nakikita ko dyan nga, kinakailangan niya parang pool kasi yan, kinakailangan niya turn over. So hindi event, pwede naman kumuha yan ng visa ng Saudi. Matutal ka kasi ng Saudi. So pwede rin sabihin mo, visit ng friends. Even though without Canadian or US. Or doon may Canadian visa. Hindi pa lang ganun. Ang nakikita ko lang kasi dyan, dami yung pack na siya, mismo taga CSA. Nire-recruit na siya kung pwede niya kahit wala pa. Kasi naghihintay yun sila, parang nakalangay yung mga yun. Mm. Dapat, sa akin nakikita kong dapat siguro ma-retain sa kanya yung Americans. German Americans or President Americans. Doon sa sinuwal yun. Para sa ganun, ano, kahit kapag nagkaroon ng problema sa Saudi, kasi iba ibang churches yun. May cloud siya kasi Americans siya. May cloud pa rin siya kahit na by school at na text messaging. Na parang nakikita ko kasi dito at the same time, safety nets na rin yun ng CRSF. CRSF. Kasi malaki kasi ang contribution ng builder na sa Karim. Doon sa mission, sa church planting, ano talaga makita ko yun parang 13 man kasi yung Saudi. Parang sa ganun, kung saan magkaroon ng Iberia dyan, sa Bahrain, sa Dubai, sa Saudi, ano, meron ba? Merong han ang CRSF. Of course, under siya kay Kuya Dan. Kasi, kailangan under siya kay Kuya Dan. So, kahit na matanggal yung, ano, yung pagiging emeritus niya, CRSF pa rin ang parang pag-overs. Silang dalawa ni Kuya Nasha at saka Dati Louis, parang binrecognize sa apostolic. Sabi ni Paul, yeah, you have many teachers, only have one father. Kontakin niya. Kasi iba, ako na head, parang baliw ako, no? Ito. Sige, prayin tayo dyan, may flight pala siya. Lord, thank you sa aming times that not Lord, to stay overnight and just fellowship and share our hearts with one another. Thank you for this precious brothers and sisters that you have brought to the whole Sailor family. Thank you for their submission, respect, and recognition of authority. We ask that Louis, all the international elders of Sailor, so we know that this coming year, as you have spoken to us, is the next 7 years, the years of revival, refreshing, restoration, and reclaiming our inheritance. And thank you that the Filipino churches of Saudi Arabia opened the gate for the change to happen because you love them. You love the Arab people, the descendants of Ishmael. And it's their time to come home. We thank you that the worship and the prayers of your people, specifically CLSF, have reached the heavens and changes are happening after many decades of prayer and intercession. Thank you for Kuya Gary, whom you use, Lord, to equip and strengthen the intercessors. Thank you also for everyone. And nandito po ngayon for them taking time. Bless Father, O God, sila Kuya Arthur, sa angels, pag-travelers, sa pamagalang anak. Bless the saved, let them be covered by your blood. Amen. Alertness of pride. Lord, ay hanggang makarating sila doon sa Camarines, sa mga business para kali. Dalayan din namin si Kuya Leo Manny. Manny sa kanyang pagbiyahe ngayon sa Bumolod. Let your blessing be upon him and his trip. Salamat sa pag-raise mo ng strong leaders. Kuya Leo, Picaro, all of them who are here. Si Kuya Gerard. Lord, thank you for raising them up. I see pillars of the house of God. And the Lord saying, I'll beautify with the salvation. Humble with salvation. Lord, thank you that lahat ng mga leaders po namin, i-align mo, Panginoon, ang aming puso sa iyong puso para sa Pilipinas at para sa mga bansa, Panginoon, specifically the Middle East, that you have assigned to us. Bless them, Lord. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you
I give you shalom. Amen. Amen. Praise God. Thank you for taking time, huh? Thank you, man. Thank you. Galing airport, babalik sa airport. I have to take a picture. I have to take a picture.